Joel, please. Ano pong gagawin ko? Kahit ano. Gusto mo yung projects mo. Di ba mahirap na yon? Kasi yung sa fourth year requirements nyo, ako na lang gagawa nun. Please, Joel. Ano pa? Oo, mahirap yun para sa akin. Sa'yo, sisiw lang yun eh. Pero hindi sapat yun eh. Hindi sapat yun para makatakas ka sa kasalanan mo. Ay, nakakaloka. Ano ba nangyayari? Ano ba yung nangyari sa inyo ng Joel na yun? Bigla na nag-away. Ano pinag-uusapan nila ni Corinne? Kaya nga, Ryan, I think you should go fetch Corinne. Mukhang galit na galit yung Joel. Baka ano pang gawin sa kanya. Ano nga? Ano nga gagawin ko? Kahit ano? Huwag ka lang magsusumbong. Pag-iisipan ko. Problema ng friend mo, Corinne. Grabe. Alam mo, medyo hindi magandang naidulot niya sa braso ko, ha? Ang cute sana siya eh. Kaso ba't parang ganon? Ba't parang puro bad vibes yung dala niya? Hindi naman. Ha? Medyo na, inis lang siguro kasi diba, sabi nga ni nanay, tayo-tayo lang. Sorry, ah. Sorry din. Pero, pwede kong huwag ka na lang sumama ngayon. Okay, sige. Alis na ako. Ano ba, pre? Nakita mo lang yung ate ni Bea na may kasama lalaki. Seryos na agad? Ay, ate ba ni Bea yun? Parang hindi ko nakilala eh. Lalo siyang gumanda ngayon. Saka ang sasyon nung kasama. Oo nga eh. Masyado na siyang nagpapadala sa mga kaibigan niyang sosyal. Okay, let's all smile and let's go na. Let's leave here. Wait. Ipatay na kabilin mo nga. Along the way na lang yan. Hindi maganda ditong place na to. Puro bad vibes. Uli ka na, girl. Sumunod ka, ha? Careful, it's bad for my spine. I said, be careful! Hindi ka nakikinig sa akin! Toni, anong problema? Siya, hindi siya maingat! Kanina muntik pa niya ako malaglag. Hindi po yung totoo, sir. I told you already, Leandro. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Toni, calm down. Karito. Ano ba ang problema? Ano ba nangyari? Wala naman po, sir. Maayos ko naman po siya nalipat sa wheelchair eh. So, ginagawa mo pa akong sinungaling? How dare you? Toni, ayusin natin to. Pag-usapan natin to ng maayos. I would much rather be alone than be with somebody who can't do her job right. Sige po, sir. Kung hindi na po gusto ni Mom yung servisyo ko, aalis na lang po ako. Hindi. Wala akong sinasabing ganun. Okay, go! I don't need you here! Umalis ka na! I don't wanna see you anymore! Go! Get out of here! Sige na, mangkat ka na sa kwarto mo. Sige. Ano ba ang problema mo sa kanya? I just don't like her. Hindi niya alam yung ginagawa niya. And I don't want to see her here. Mare? Ching! Mare! Oh, Ching, ba't ngayon ka lang? Baka hindi ibigay sa akin yung mga papeles kapag na-late ako. Eh, sorry naman, Mare. Kasi pinlansya ko pa to eh.
Ang alin? Ito. Ano ito? Oh. Jacket. Oo, eh kasi nag-ukay ako ng isang araw, nakita ko naka-display yan. Eh naisip kita agad. Eh, kung matuloy ka nga ng Canada, at least may susuotin ka. Yan, sukat mo, Mare. Ayan, ako, Mare, ang ganda. Perfect na perfect. Bagay na bagay sa'yo. Pag nakita ito ni Leandro, ibig sabihin, natuloy ako sa Canada. Ibig sabihin, hindi pa siya nakauwi. Oo nga, no. Akin na nga to, Mari. Huwag na lang. Eh, huwag kang mag-alala. Sigurado naman na hindi mangyayari na makikita ka naka-winter jacket ni Leandro. Kasi di ba may usapan kayo sa isang linggo na iuwi niya? Halika na. Taka. Si Leandro. Hello? Bakit? Hello, mahal. Busy ka ba? Hindi. Ba't ka napatawag? Mahal, kailangan ko kasing iparibook yung flight ko eh. Kaproblema kami sa caregiver na hinayin namin. Ay, pinaalis kasi ni... Oh, Mari, bakit? Ano sabi niya? Pupuntahan ko siya sa Canada. Ay! Mare! Dito na po. Salamat. Ay! Oh! Grabe naman sila, Mare. Gano'ng makaraming pera ang kailangan nila makita sa bangko mo para lang din nila i-deny yung visa mo? Ba't kailangan gano'n ang batayan nila? Alam mo, akala na sa mga Pilipino na mahihirap, eh, magti-TNT lang sa ibang bansa. Bakit gano'n, Mare? Bakit pakiramdam ko napakaraming humahad lang para maayos kami ni Leandro? Maliban naniniwala ako na nabubuo na uli kami. Mag-aaway lang uli kami. Leandro. You need anything? No, I don't. Look, I know it's none of my business. But I overheard your conversation with Cecilia. Sinabi mo sa kanya na pinabuo mo yung flight mo. And I just wanna say, thank you. Thank you for choosing to stay. Kahit baka magka-problema kayo ng asawa mo. Yun naman talagang gusto mo mangyari, di ba? You planned this. Kaya mo pinaalis ang caregiver mo para ma-extend ako dito. Para lalong magalit si Cecilia sa akin. Teka lang, Mare, ha. Na-deny ka, oo. Nakikisimpan siya ako sa'yo doon. Pero hindi pa naman end of the world. Tsaka hindi pa end ang love story nyo ni Leandro, no? Ang ibig lang naman sabihin nun, Mare, hindi ka na pwede pumunta ng Canada na para sunduin yung asawa mo. Kaya mag-aantay na lang tayo na umuwi ng kusay asawa mo. Mag-aantay. Ilan ba talagang pwede kong gawin? Maghintay? Hihintayin kung kailan makahanap sila ng caregiver. Kung kailan niya maisipang umalis. Kung kailan niya maisipang umuwi. Kung may balak pa siyang umuwi. Ang daya, Ching. Napakadaya. Habang si Toni, kaya niyang bitbitin si Leandro sa Canada. Samantalang ako, eh hindi ko mapuntahan ang asawa ko.
Nag-aantay na lang ako kung anong kahihinat na ng lahat ng ito. Bakit ganun, Ching? Hindi naman ako ang napilay. Pero bakit pakiramdam ko ako yung pilay? Excuse me? That's not true. How could you accuse me of that? Bakit? Hindi ba? No! Leandro, look at me. Tignan mo nga ako. Sa tingin mo ba sa kondisyon ko, to may isip ko pang gumawa ng kung ano-ano para lang magkaproblema kayo ng asawa mo? No! I want to get better. So that I can work. At para maalagaan ko yung anak ko. And I'm sorry, I didn't think na gagaling ako with your caregiver. Na pinapasakit lang yung ulo ko. That's why I had to let her go. It has nothing to do with you at yung asawa mo. Kaya wag mo kong pagbibintangan ng kung ano-ano. Eh, ganun talaga eh. Ganyan talaga ang realidad ng buhay, Mare. Eh, mayaman siya. Eh, mga mayaman na tao ay nakukuha nila yung mga gusto nila. Kung minsan lang naman, eh, hindi naman nadadaan sa lahat ng bagay ang pere. Kung minsan, nadadaan sa pakiusap, sa takot. Pero ang mas masarap kasi nun, Mare, yung nadadaan sa pagmamahal. Wala ka. Uuwi si Leandro sa'yo. Bea? Oh, Joel. Galing ka pang field trip niyan? Diyan ba si Corinne? Dumating na ba siya? Wala pa dito si ate. Eh, di ba outing nila ngayon? Diyan ba si Ninang? May kailangan siya malaman. May sasabihin ako. Bakit? Ano yan? Basta, tawagin mo na lang. Eh, kakakit lang ni Nani eh. Basta, tawagin mo na lang. Oh, sige. O, umupo ka muna. Hindi na. Dito na lang ako. Sige na, umupo ka na, Joel. Hindi na, tawagin mo na. Sige na, umupo ka na. Anong ginagawa mo dito? Magsusubuka kay nanay? Joel, alalahanin mo lang kung anong pwede mangyari pag ginawa mo yung binabalak mo, ha? Sana naisip mo yan bago mo pinasok yung relasyon mo kay Ryan. Ano ba? Kaya nga nag-iingat ako, eh. Nag-iingat? May nag-iingat bang ganyan? Isasama mo si Ryan, ibang pala mo kay Ninang? Pinapasama? Hindi na nga sumama, di ba? Hindi na tuloy. Ano, masaya ka na? Magsusubuka pa? Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa'yo ko rin eh. Eh di wag kang maniwala, bahala ka. Ang hinihingi ko lang naman, makipag-cooperate ka. Ano pa talaga kasi yung kailangan mo? Ano ba yung gusto mo kapalit? Wag lang talaga masira yung relasyon namin ng mag-ina. O kung ano man yung natitira ng pagkakaibigan sa ating dalawa. Di ko po alam na eh. Sabi po niya, importante daw po. Eh, ano nga yun? Ay, nako. Kapurin, nandito ka na pala. Joel, may sasabihin ka rin importante sa akin? Joel, ano nga? Wala po nina. Bea, ano itong sinasabi mo na may importansya siyang sasabihin sa akin? Nay, si Joel po eh. Sabi niya may sasabihin daw po siya sa inyo. Uy, Joel, sabi mo may sabihin niya kay nanay. Pinatawag mo pa nga sa akin, di ba? Kasi po, Ninang, gusto ko ipaalam sa inyo. Si Corinne po kasi.
ano. Sigurin po kasi, siya po sana yung gusto kong kapartner sa prom. Prom? Magdi-date kayo sa prom? Naik kami po nila, Bea. Gusto po ni Joel kami pong dalawa ni Bea yung date niya para sa prom. Di ba, Joel? Kasi nga, di ba hindi naman ako nakatend ng prom dati? Kaya gusto mo ma-experience ko, di ba? Tapos, si Bea, eh, hindi naman siya papayagan ni nanay na umattend ng prom mag-isa eh. Kasi third year pa lang siya. Yun yung sinabi mo sa akin kanina, di ba? Di ba, Joel? Oo. Yun nga po. Simulat sa pool naman, di ba? Tayong tatlo na Joey yung magkakaibigan. Kaya bawal may ma-left out sa atin pagdating sa prom. Dapat tatlo tayong pupunta. Sweet talaga ng kababata natin, di ba? Oh, sige, basta kayong tatlo lang magkakasama, ha? Pag na po kayo. Sabi mo nga, tatlo naman kayo. At saka, kanina ko pa ba naman ipagkakatiwala yung mga dalaga ko, kundi sa'yo lang, mulat sa pool pa lang, i-escort ka na nila. Thank you po, Nina. Okay na, Joel, ha? Sige na. Umuwi ka na. Pumayag na. Sige, Bea. School na lang, ha? Sige po, Nina. Sige, mag-ingat ka, Joel. Tara na sa kusina para tulungan niyo ako maghanda ng hapunan. Halika na. Nay, hindi na po ako kakain. Busog na po ako. Kumain na po ako ng chichirya kanina. Ate, kamusta naman pala yung outing niyo? Okay naman, masaya. Nay, kamusta po yung pagpunta ninyo sa Canadian Embassy? Nakakuha na po kayo ng visa? Hindi ako nabigyan ng visa. Masama yung loob ni nanay na hindi siya makapunta ng Canada, no, ate? Kawawa naman si nanay. Alam mo sa akin, okay lang. Hindi naman talaga kailangan pumunta ni nanay sa Canada, eh. Kasi pauwi na rin naman si tatay. Sa bagay. Pero kailan? Kailan naman uuwi si tatay dito? Dito na kaya siya sa prom natin? Sana. Para makita kanya nakagawin. Siyempre, dapat ikaw din, ate. Pero, ate, totoo ba? Totoo ba na parehas tayong gusto makadate ni Joel sa prom? Oo naman. Narinig mo naman, di ba? Pero, ikaw naman yung nagsabi, ate, hindi naman siya. Ikaw naman talaga eh, gusto niya makadate dun sa prom eh. Kaya kung umuo ka na, ba't pa ako sisingit pa, di ba? Baka naman pinilit mo lang si Joel, ate. Uy, Bea, hindi ah. Idea talaga ni Joel yun. Kaya pwede ba kumalma ka na lang, magre-ready tayo, parehas tayo magpa-prom. Talaga? Talaga, ate, thank you ah. Salamat kasi pinush mo talaga na sumama ako sa prom. Tapos, kasama ko pa kayong dalawa ni Joel. Kahit na minsan, inaaway kita, supportive ka pa din sa akin. Pasensya ka na, ate, ah. Eh, para naman din to sa yung ginagawa ko, eh. Concerned lang ako sa'yo. Ayoko namang dumagdag ka pa sa mga iniisip ni nanay. Okay lang, Bea, naiintindihan kita. Thank you, ate. Kaya yun, kaya ako pumayag. Ang sa ganun, makakapunta si Bea sa prom, tapos makakasama pa si Joel. Oo nga, pero kasama ka pa rin dun. Di ba, paano masasolo ni Bea si Joel? Eh kung ikaw naman ang inaatupag ng lalaki na yun. Hindi yan, okay?
Akong bahala. Ano ba ito, babe? Parang pahirap na pahirap yung sitwasyon natin eh. Babe, kapit ka lang. Malalagpasan din natin to. Kailan pa? Tingin ko matatanggap ka lang ni Nani pag secured na siya eh. Siguro, pag nakamove on na yung ate mo, nakapag-asawa na ng iba, oh, kailan pa mangyayari yun? Sa bagay, sabi naman ni Nani, uwi na si tate pagkatapos ng isang linggo eh. Pag naturoan na niya yung bagong caregiver. Pag nangyari yun, mapapanatag na si nanay. Baka hindi pa mangyari yun. Kasi naghanap sila ng bago eh. Sinesante ni ate yung caregiver. Oh, mabuti at nakarating ka. Akala ko hindi ka natutuloy. Sorry po. Medyo napahaba po kasi ang paalaman na namin ng alaga ko. Eh, napamahal na sa akin, sir. Naku-ois lang yun. Basta, mahalin mo rin itong bagong alagaan mo, ha? Oo naman, sir. Ah, Toni. Siya pala si Paula. Siya yung bago mong caregiver. Wasn't she supposed to be here 30 minutes ago? Nakapagluto na ako at nakakain. I don't need her. Ma'am, pasensya na po. I don't need a caregiver that's going to be late. I'm sorry, we won't hire you. You can go. Toni, teka lang. Paalisan mo na siya. Pasensya na, ha? Diyan pa naman yung service mo sa labas. Okay, sige, alis na po ako. Sensya na. Toni, ano ba talagang gusto mo mangyari? Lahat na caregivers na pumupunta dito, hanapan mo ng mali. Puro pa kasi yung mga pinipili mo. Anong klaseng caregiver ang kailangan mo? Paano ako makaka-uwi kung lahat na lang inaayawan mo? Ano ba talaga ang gusto mo? See? And there lies the problem. Uwing-uwi ka na kayo kung sino-sinong caregiver na lang ang pinipili mo. You don't care about us. You don't care about the welfare of me or Andrew. That's not true. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin kayong dalawa. Kaya ako nandito. Pero Toni, ang problema wala sa akin. At wala rin sa caregiver na yun, kundi sa'yo. Ikaw ang problema. Ikaw ang nananadya. No, that's not true. Oo! Not true! Oo! At huwag mo akong gawing tanga!